Miss, anong pinakamasarap yung kape? Pinaka-preseller po namin dito, sir. Mocha po. Ayoko naman chocolate. Pero baka yung Americano. Brood lang, brood. Brood lang na small. Ay, wala po. Large lang po, sir. Large lang? Wala kayong small? Medium? Wala rin po. Large lang po. Magkano large? 65 po, sir. With creamer and sugar. Wala. Ano lang? Large lang. Brood lang, walang ano? Walang walang creamer. Yep. Alright, good morning mga kaputsawals, mga boss, mga lodi dyan. Wala akong ibablog ngayon na property for sale. Ang ibablog ko ngayon, halimbawa nakabili kayo ng property. Let's say nakabili kayo ng property sa Zambales, no? Or particularly dito sa Kabanggan. Ano ba meron sa Kabanggan? Now, I want to show you around Kabanggan. Ano po? Just in case na yung mga iba dyan nakabili ng property dito sa Kabanggan at hindi naman po sila taga Kabanggan, gusto kong ipakita sa inyo kung ano bang meron dito sa Kabanggan. By the way, Kabanggan is the 7th municipality sa Zambales from Subic. So, ang Kabanggan po ay nasa gitna. We have 13 towns sa Zambales, ano po? At ang Kabanggan ay 4th class municipality ng Zambales. Now, nandito ako ngayon sa isa sa mga establishments dito sa Kabanggan ay ang Coffee Kubo. Located po sila sa National Highway, no? Ito, papunta na to ng mga resort dito sa Filmeda Diaz. Now, papunta doon, going to Iba, Zambales na yan, yung capital ng Iba. Tapos doon ng from Olongapo, from Manila. Pagkatapos ng munisipyo, about 3 kilometers mula doon sa munisipyo, ito na yung Coffee Kubo. Actually, marami silang branches sa Zambales, no? Bawat munisipyo, meron silang branch along the National Highway. Usually, makikita nyo sila sa mga laid-back na location. Ngayon, umorder tayo ng brood. Magkano? 55. 24 hours pa rin ba kayo? Magkape muna tayo mga kabutsawals bago ko kayo iikot dito sa Kabanggan. Okay mga kabutsawals, bago ko kayo iikot ng Zambales, I mean ng Kabanggan, ang gagawin ko kasi ngayon, ang plano ko po, yung suggestion sa atin ng isa nating mga viewers, si Sir John Cruz, ay pakita ko rin, i-showcase ko rin kung ano ang meron sa bawat munisipyo ng Zambales, ano po. So, bago ako lumabas ng Zambales, ito muna yung mga iba-vlog natin sa mga darating na panahon. Tapos, sisingitan ko na lang po ng mga property for sale, ano. Now, bago po tayo pumasyal, bago ko kayo ipasyal sa Kabanggan kung ano bang meron dito, tignan natin yung palengke, tignan natin yung munisipyo, tapos, anong mga establishments meron dito, tignan natin yung mga restaurants, no, yung mga kainan. Isa na nga to, Coffee Kubo, refreshment, ano, stopover pag gusto niyo magkape. Alanganing oras, napadaan kayo ng Zambales, napadaan kayo ng Kabanggan, pwede kayong mag-stopover dito para mag-coffee. Ay magsha-shoutout po muna tayo ng ating mga viewers. Again, shoutout po kay Sir Mar Juanico from San Pedro, Laguna. Sir Mar, shoutout po sa'yo. Wala muna tayong property for sale ngayon. Si Ma'am Virgie Pagadwan from Kuwait, shoutout po sa'yo ma'am. Also, shoutout po kay Ma'am B. Bilang po'y nakalagay doon sa kanyang profile, sa kanyang YouTube eh. Sir Christian Talusig, magandang araw po sa'yo. Kay Ma'am Jessa Gergen from Iloilo, have a nice day ma'am. Shoutout po kay Ma'am Cherry Ann Lagidaw, magandang araw din po sa'yo. Also, gusto ko rin pong i-shoutout si Ma'am Inday Epin of United States of America. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw din po kay Sir Joel Bunso. Shout out po sa iyo, Sir Joel Bunso. I hope you're having a nice day, saan ka man naroroon. Shout out po kay Ma'am Gina Sulayaw. Have a nice day, ma'am. Shout out kay Ma'am Lucy G. Hindi ko po alam kung ano yung G. Basta sabi niya Lucy G. Yung sa kanyang profile name. Ma'am Nida Ripon of London, United Kingdom, shout out po sa iyo, shout out sa inyong pamilya, no. Magandang araw sa inyo lagi.
Ma'am Shoni Johnson. Magandang magandang araw po sa inyo. Also, shout out to Sir Johnny Musin and to Ma'am Wen Carino. Lagi nagko-comment yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Again, wala po tayong property vlogging ngayon. Gusto ko kayong ipasyal sa Kabanggan, ano? Meantime, magtapi muna tayo sa isang masarap na coffee house or coffee shop dito po sa Coffee Kubo sa Kabanggan, Zambales. Marami silang outlet. Ayan, no? Coffee Kubo. Okay? Okay, bago po tayo dumating ng pinaka town proper o downtown ng Kabanggan, kung galing kayo ng Manila from Olongapo, mula dun sa munisipyo, nandito ang Rural Bank. Meron 24 hours na ATM dyan. And then nandun yung 7-Eleven, ano. Mula dito sa lugar na to, dito magsisimula yung pinaka downtown Kabanggan, ano. Tara, motorin na natin. Didiretso tayo ng 7-Eleven. Ito na yung pinaka downtown ng Kabanggan. Yan ang palengke. Ayan, oh. Okay. Tapos sa tapat niyan, elementary school. Itong buong stretch na to, usually nandito yung mga establishments, no? Ayan, oh. Yan, simple lang, fourth class municipality. Gasoline station dito, mga groceries dyan. Okay. And then tapos dyan yung TGP ni Kuya Nelson. Dito tayo sa may 7-Eleven. Ito na yung munisipyo ng Kabanggan. Yan. Munisipyo ng Kabanggan. Punta muna tayo dito sa 7-Eleven. So yan, munisipyo ng Kabanggan, ano. Tapos nandiyan Palawan, yun ang police station. Alright. Okay mga kabutsiwas, dito tayo sa palengke, no. Papasok tayo ng palengke. Galing tayo doon sa 7-Eleven, nandoon ang munisipyo. Ito ang palengke. Itong building na to, gigibain na yan, eh. Kaya medyo mahirap ang parking space. Pag nagawa na yung palengke namin dito sa Kabanggan, pag giniba na to, magiging parking space na yan. Gusto ko lang kayong ipasyal dito sa palengke namin. Para kapag may nag-invest, hello boss, may nag-invest dito sa mga properties na binibenta natin, alam nila kung anong meron. Okay? Ayan. Simple lang naman ang palengke ng Kabanggan. Andito na rin yung aming sports complex. Ayan, yung malaking building na yan. Yon. Ito ang pinaka sports complex namin. Ito yung ginagawang bagong pwesto ngayon. Boss, ito pong gigibain na to, no? Ayan, gigibain na yan. Wala pong ipapalit dito. Parkingan na. Ayan, kaya luluwag na yung parking space. Kasi yan ang problema talaga dito, parking space. Ano po? Ayan, si Manong. Manong, pwede ba kayo ma-interview? Gaano na po kayo katagal nagta-tricycle dito? Matagal na. Putol-putol eh, kasi medyo na kaedad ko na lang, service na lang. Pero nambasada rin siguro ko mga 15 years. 15 eh. Years. Kumusta naman po ang pasada ngayon sa Kabanggan? Ay, ngayon, sa hindi na namamasada eh. Pero medyo mahina kasi ang dami ng tricycle. Noong araw kasi tricycle. Nung namamasada ko, nasa 15 lang kami sa barangay namin. Okay. Anong masasabi niyo po sa palengke natin? Nag-i-improve na ba? Nag-i-improve. Kaya nga dapat ayusin ang parkingan dahil hirap na hirap eh. Kumisa ng araw, pag ganito ang araw ng palengke, lalo ito. Uh-oh. Alos hindi ka magkapwesto, doon ka talaga paparada sa labas, uh-oh, sa may highway. Uh-oh. Ito ngayon, po, kailan daw po ito matatapos? Siguro baka, kung kakayanin ng hanggang pagkabuti na October to, kasi hindi mo masabi yung panahon eh, diba, tagulan. Mm-hmm. O pag maulan, tigil mo na yan. Okay, maraming salamat sa inyo. Okay, thank you po. Okay. Ayan,
Ngayon, iaayos na kasi itong ano, eh, palengke namin dito. Ginagawa na yan. Papasyal ko lang kayo sa palengke. Ano bang meron sa palengke namin? Diba? Kaya ko diba yan sila, ano, sila bay? Dito ako bumibili ng pinakamasarap na bigas. Ito. Ha? Meron ba kayong bigas na hindi nauubos? Meron, kuya. Ha? Boss, meron ba kayong bigas na hindi nauubos? May bigas kayong hindi nauubos? Ginagawa pa lang. Ang pwesto niya dito sa corner ng palengke, ano? Dito yung may pinakamasarap na bigas. 'Di ba? Lutuin niyo muna para maging ganin. Ayun. Si Miss, si Sir Christian Paitone, siya ang owner. Tignan niyo sipag, oh. Okay, ito po ang palengke namin kapag ka-market day. Yan. Ito ang palengke namin. Boss, magkano dragon foot mo? 100 tapos 120. Okay. Yan, mga lagkitan, sir. Kaso bago kainugin pa. Wala ka ba yung lagkitan na malakas ang tama? Okay. Ayan. Saging. Ito ang palengke namin. Ito yung mga locally produced na mga saging, eh. Boss, itong saging niyo saan galing po yan? Pinatubo. Ayan, no? Walang, walang insecticides yan. Gano rin ka ba? 25. Okay. Okay. Magkano po sa sibuyas? Sandaan po, sir. Sandaan per kilo. Sa baba, doon po sa luya, magkano? 160 po. 160. Ano nila, ma'am? Salamat po. Saan tayo magtanong sa friends natin? Not much. Puro mga leafy vegetables na po. Tatanungin natin kung magkano yung crabs ng ate. Tayo, magkano yung alimasag nyo? Sandaan ko kalahati, sir. Sandaan kalahati. Dito po sa tahong? 120. Isang kilo po. Ate, nagpwesto ka pala dito? Yan, taga-pinmenta po si ate. Magkano sa ako? Labong po. 30, madam. Ate, magkano sa sabido ko mo? Ito sa bidu ko, oh, bulaklak to ng ano, eh. Bulaklak po ito ng vine. Ang labo, madam. Itong barisara galing sa atin to? Opo, madam. Ay, sir. Diyan sa kiling, kuya. Sa kiling. Magkano? 20 po, isang gatang, madam. 20, isang kilo. Ay, isang gatang. 3.50 po, sir. Okay. Salamat. Mm, mga bibingka. 50 po. Ano ba 'yon? Paninda. Now, nandito yung mga ano, ano, mga veggie section. Okay. Ayun yung okra, sariwa. So, nandito yung vegetable section sa side na to. Nandito yung fish, yung wet market section. Wala yung ibang pwesto kasi nasa labas sila, eh. Okay. Tignan natin yung mga tinda nilang isda, no? Usually, ito lang naman yung mga ino-offer sa Kabanggan, eh. Sir, plagod ka na ngayon? Oo. Tirong, sir. Ha? Tirong? Oo.
Yan. Ito yung mga ino-offer ni Isda dito. Magkano po yung hipon? Oh, hipon daw. 420? Hard shell yan. Hard shell. Hard shell. Pag soft shell? Mas mura, kaso wala. Ah, mas mura ba soft shell? Okay. Kala ko mas mahal yung soft shell kasi pwedeng kainin yung shell. Boss, anong stato? Lapal yan. Magkano yung ganyan mo? 283. Dito lang ba nahuhuli yan? Ilog yan. Ah, ito, ito, ilog to? Oo, ilog yan. Hindi ba dagat yan? Hindi, mamamatay sa dagat. Ilog yan. Okay. Anong tawag sa sida na yan? Apal. Ha? Apal. Apal. Magkano bentahan mo ng ganyan? 280 yan, tatlo. 280 yung tatlo. Bultuhan na, hindi mo, bultuhan na, hindi mo na kinilo ah. Basta 280. Okay. Ito muna ako, ikot lang ako. Ayan, so, ito yung fish section. Meron na kayong idea kung magkano presyohan ng mga isda dito. Magkano ganyan? 350 tapos dito? Anong isda to? Ah, talakitok na maliliit. Pampano na talakitok. Tapos ito? Talakitok din. Ito? Malaga po sa ilog. Ilog to? Saan ilog? Yan po sa atin sa Merama, sa Bangan. Sa Bangan, ah okay. Yan po yung dito kanya sa Mataba po. Yeah. Ikot muna ako ate, babalik ako mamaya. Kasi nag-vlog muna ako eh. Okay, eto, isa sa pinakamatagal na po nagtitinda. Nay, ilang taon na kayo nagtitinda rito? 45 years. O, diba? I'm already 78. O, ang lakas yeah, po. Yeah, okay. Nagme-maintenance na ba kayo? Yeah, of course. Oo. Ayan o, tignan ni nanay. Ayan. 45 years. 45 years it's the in the market. Nasaan pa kayo no, yung lumang palengke? Yeah, sa kanto ni Mayor Apostol. Kanto ni Mayor Apostol. Oh, ano? Yeah. Kumusta naman ang pwesta nyo rito? Okay naman kayo rito? Ay, hindi kami okay dito. Bakit? Hindi kami okay dito. Bakit po? Para kaming nasa UNIB. Mainit. Mainit. Tapos, ang gusto namin hindi maaliwala. Kaya, Dibale. Sorry, hindi maganda. Yun naman ang totoo, di ba? Sa inyong opinion. Opo, opo. Ah, sige, salamat po sa opinion nyo, Nay. Opo, sige po. Okay, ayan. Sir, bagoong ah! Meron pa akong bagoong ah, high blood na nga ako na. Nakalahati ko na eh. Pero masarap yung bagoong mo, bumili ako sa iyo dito. Okay, sir. Nakaka-high blood pala yan, ano? Oo. Pag araw-araw? Tignan mo naman, sir, walang market pag araw ng palingke. Ando doon, bakit? Ay, siyempre, maraming isda sa baba, yung mga dayo. Hindi ba maganda yon sa inyo? Ay, hindi po. Hindi kami kumikita pag ma-araw ng palingki. Hindi ba bawal yun na peso sila doon? Eh, open market daw. Sabi nila, sir. Hindi wala kami magagawa. Eh, di lugi kayo tuwing market day. At tuwing market day. Talagang, ayun, narinig niyo po. Yung mga may pwesto dito, ganun ang nangyayari. Wala kami kinikita. Ayun. Okay. Now, ito ang fish section. Ayan. Ang fish section ng Kabanggan. Dito. Tapos nandiyan po ang meat section. Dire-diretso na yan hanggang doon. Meat section. And then paglabas nyo dito, paglabas dito, ito na yung ginagawang ano, pwesto. Tapos nandito yung mga grocery stores. Okay? So from palengke, pasyal tayo, ikot pa tayo sa Kabanggan. Alright, ito ang pinaka landmark ng Kabanggan ano, mga kabutsawals. Palawan Pawn Shop, 7-Eleven, tapos yung dating Union, Money Remittance, nandun na Cebuana, nandito ang munisipyo, and then nandito ang police station. May police outpost dito along the National Highway. Okay. Okay. Isa to sa may mga pinakamagandang pasad eh, itong munisipyo natin. Ayan o. Ito pala ang munisipyo namin. Isa sa may mga pinakamagandang pasad dito sa Kabanggan. So yan, ikot lang tayo. Alright. No, parang pang Malacañang ang dating, di ba? Ito lang ang munisipyo na ganito, merong ganitong ano. Ano bang tawag sa
service ano na to, service road. Right. And then, yun na, 7-Eleven, di ba? Okay, tapos dito yung mga terminal. Ito madalas minto yan, Victory Liner. Wala namang ibang bumabiyahe dito eh. Victory Liner lang, tsaka yung local na Zamodka, Zambales, cooperative, mga bus. Nandito rin ang terminal ng mga jeep. Jeepney, ayan. Okay, so pag mag-aabang kayo papuntang Manila or papuntang North, dito ang sakayan. Or dyan kayo mag-aabang sa tapat na 7-Eleven. Tapos nandito rin yung mga terminal ng mga tricycles. Okay, going sa north, going sa mga resorts, at papunta rin sa iba't ibang lugar, iba't ibang barangay dito. Alright, puntahan natin yung mga pwede nyong makainan kapag ka nandito kayo sa Kabanggan. Okay, from Manila, bago kayo dumating ng munisipyo ng Kabanggan, yan, Corbada na yan, may mga establishments po dito. Ayan, Flippers Pizza. Ito yung may pinakamasarap na pizza dito sa Kabanggan. So far ha, natikman ko. Tapos, meron din 21st Bean pag gusto nyo magkape. Andito lang. Pwede kayo magpark dito. Ewan ko lang kung anong oras sila nagbubukas. Malamang mga 10, tapos hanggang 10 ng gabi. Ano? Tanong natin mamaya. But anyway, yun. From Manila, going to Iba. Ito, motor pool yan ng Kabanggan. Makikita ninyo. Ito yung papasok sa sinasabing pier. Para ito, 21st Bean Cafe. Sarado pa sila, no? Magandang parking space nila dito, ha? Ayan, no? Tapos ito po yung oval ng Kabanggan. Bagong gawa lang yan, ayan, no? Every morning, pwede kayong pumunta dito. Actually, masigabi, open yan. Pwede kayong pumunta dito para mag-jogging dyan. Paikot-ikot, di ba? Safe na safe kayo sa lugar na yan. Ayan. Ayan lang yung highway. Okay, yan, tinatapos na nila. Project po yan ng ating LGU. Alright. Yung French fries. Ito. Ito ang kanilang dakilang ano, manager. Wala po bang pool? Yan. Boss, pwede bang pakipatay muna? Para hindi tayo maka-copyright. Alright, so ito ang Flippers Pizza. Wow. Diba? So, fully air-conditioned. Isa to sa mga, you know, cozy place na pwede kayong mag-dine-in na rin at the same time. Ng pizza, burger, french fries, you know. Ano to eh? Local brand, no, ng Kabanggan. At kilala sila. Ang pizza nyo, boss, ang dough nyo kayo gumagawa, di ba? Dough, tapos pati yung mga toppings kayo lahat, ano? Itong mga flavors ng pizza ninyo ay sarili nyong flavor, right? Alright, yan. Check nyo lang itong, ano, itong Flippers kapag ka napapadaan kayo ng Kabanggan. Or yung mga mag-i-invest dito ng properties, no? Isa to sa mga pwede nyong puntahan. Hanggang anong oras kayo nakabukas? 9 a.m. tapos hanggang 9 p.m. din. Depende kung marami pang tao. Usually weekdays nag-extend kayo, no? Okay, ayan. Ito si Lolo, isa sa mga matagal na nagtitinda dito. Pero ilan taon na po kayo? 91. Talaga? Oh. I was born on October 10, 25, 1933. Wow. Isa po kayo sa mga pinakamatanda na dito sa Kabanggan na malakas pa rin, masipag, oh. Ay, hindi ka maghanap po kayo. Si, pinagkaluman tayo ng Diyos sa Kwan. Oo. Maraming salamat. Okay. Sandaan ang sipag ni tatay. Sige po. Ayan. Now, kung manggagaling po kayo ng Metro Manila, dyan, upon entering Kabanggan, bago kayo umabot sa munisipyo doon, meron pong barangay dito, yan, Barangay Longos, ano. Ito yung landmark kung pupunta kayo. Kung gusto nyo kumain ng samgyupsalan. At halimbawa, syempre alam naman natin kapag usually along the highway, ano, ay usually wala na maparkingan eh. May papakita po ako sa inyo ng isang samgyupsalan dito.
pwede nyo pong puntahan just in case you're around here in Kabangan o mapapadaan po kayo ng Kabangan. Dito po yung isang restaurant dito na pwede nyo puntahan, ano. Sa kanto na to, dito po kayo kakanan. Yan. Ginagawa lang yung kalsada eh. Pero pwede po kayong kumanan dito. Dito. Yan. Pasok kayo dito. Tapos dire-diretso lang tayo. So here, nandito po yung Samgyup Salad. Check natin. Boss, open na ba to? Open na po? Sarado na? Sarado pa? Anong oras nagbubukas? Alas 3 po. Alas 3. Anyway, sige. Ang pasok ng tao. Okay. By the way, mga kabutsawals, no? Fortune's Kitchenette. Samgyup on the go. Ano, meron silang kubo dito. Pwede kayong kumain. Alfresco dining. Alright. Yan. Okay. Yan sila, sir. Oh. Okay, itatag ko na lang po yung lugar nila. Tignan nyo na lang dyan sa akin description kung anong address dito just in case mapadaan po kayo dito sa Kabangan. Okay, next stop tayo. After ng munisipyo, from there going to Iba, merong eatery na naman dito, Emily's. Actually, isa po to sa pinakamatagal ng kainan dito sa Kabangan. Ito yung unang karinderia type, turo-turo type na malinis, no? Na maganda yung lugar. Pwede kayong mag-stop over dito. Tara, check natin, no? Papasok na subdivision. Ang landmark niya, Fuel Max, gasoline station. Yan, Emily's Eatery. Pasok tayo dito. Dati ang pwesto nila dyan, eh. Okay, ngayon, nandito sila sa bandang looban. Maganda ang parking space nila dito, no? Maluwag. Open. Inquire lang tayo kung anong oras sila nagbubukas. Yun. Diba? Magandang parking space, oh. Emily's Eatery. Okay, mga kabutsawals, no? Emily's, isa sa pinaka iconic na restaurant po dito sa Kabangan. Pinakauna na pinaka-decenteng kainan sa Kabangan. Actually, dinadayo na po ito dito ng maraming, ano, maraming tao. At in fairness, isa ito sa pinakamasarap na makakainan ninyo dito sa Kabangan. Mabilis ang serving, pag-upo nyo pa lang, andyan na ang pagkain. Ayan, no? So, check po natin, di ba? Para ka lang nagda-dine in sa isang bahay, okay? Kapag may dala kang baon, may cover charge po dito, may dalang baon. So pagpasok nyo, yun, no? Yan. Ate, pwedeng ano, pahinaan ng konti yung volume para hindi tayo makopyright. Yan. Alright, so dito sa area na to, may pasalubong sila. Alam nyo, mga kabutsawals, itong area na to, napakatagal na rin yan, talagang hindi sila nawawalan ng pasalubong corner dito. Ayan. Tapos, ito yung kanilang made to order, kilalang-kilala na yung pagkain na yan dito. No? If you happen to be here, nasa resort kayo, pwede po ba kayo magpa-deliver, no? Pag may order, pwede nyo pong pa-deliver, may charge na lang. Ayan, ito. Yon. Okay. Nagpe-prepare pa lang si madam. Si ma'am ang pinakamasarap magluto dito. Ayan. Kita nyo naman. Ito ang isa sa pinaka binabalik-balikan po dito, itong adobo nila, adobong atay. Nako, pag natikman nyo yan. Tapos yung iba, prepare pa lang po. Kaya sabi ko sa inyo kanina, dito sa resto na to, mabilis ang serving. Kasi pag turo nyo pa lang, serve agad. Diba? Ayan ang kainan nila, dining area. Alright. So, maliwanag po ang dining area, no? Maaliwalas, malinis, okay, maganda mga upuan. Pwede po kayo magsama dito ng mga
alam niyo na, mga VIPs ninyo, i-treat niyo dito, hindi kayo mapapahiya sa lugar na to. 100% yan. Pwede rin kayong magpa-organize ng mga events dito, company meetings, no? Pwede niyo po silang kontakin at kausapin tungkol sa mga reservations na yan. Yan, di ba? Bibihira po yung mga ganitong style na resto dito sa Zambales. Actually, parang ito nga lang ang nakita kong ganitong style eh. Grinderia style siya, pero napaka, you know, presentable ng kanilang resto, di ba? Hindi kagaya sa iba, hindi naman ako nagko-comment ng against, no, na medyo, di ba, usually pag sinabi natin Grinderia kasi turo-turo, nasa labas, yun na, al fresco dining, di ba, nasa tabing kalsada. Pero ito po, yan. Nice, very nice. Okay. Last na tanong na lang, ma'am. Tatanong ko lang po, magkano ba bang isang order ng adobo? $150. Tapos ito? Okay. Tapos $180 yung beef steak. Parang gusto ko na tuloy kumain. Wow. Nung dumating ako dito sa Kabanggan way back 2001, existing ng Emily's. Anong year po kayo nagsimula? Anong year po kayo nagsimula, Emily's? 1983. Pero doon pa kami sa harap ng munisipyo. Harap ng munisipyo. Tapos napunta kayo dito. Sa LC. Sa LC. Tapos ito na. Ito sa inyo na talaga to. Katas na to ng Emily's during those years na pinag-ipunan nyo talaga. Talaga nagsipag kayo sa inyong negosyo. Awa ng Diyos. Ayan po si ma'am. Usually ma'am, anong oras ang full serving nyo? 10-11. O lunchtime ano po. Tapos hanggang anong oras po kayo? 5 p.m. All right. Ma'am, maraming salamat po. God bless na lang. Okay, sige po. Thank you. All right. So, ayan. Punta naman tayo sa iba, no? Okay. All right. Galing po tayo dun sa Emily's. Okay, mga kabutsawals. Doon, galing Manila, no? Ngayon, papasok tayo dito sa corner na to. Ito po yung bangko. Ayan sila, sir. Hey, nice. Ayan. Shoutout nga pala sa sarili ko. I'm Tuesday Kental Reyes. And sana magabil na po kayo ng Vida Fiber by Converge. All right. Okay. Anyway, pasok tayo ngayon dito sa street na to. Diba, yan yung villa ko last time. Pasok tayo, ito yung bangko. Alright. Yung magandang bahay dyan. Dental, yan o. Metrado. Clinic. Now, galing tayo dyan, ano. Dire-diretso lang kayo. Kapag nakita nyo na po itong flag ng Pilipinas, purok pag-asa, makikita nyo rito sa left side yung this way to Casa Baraka. Yan ang pupuntahan natin. Papasok tayo dyan diretso. So kung makikita nyo, nag-letter Y, ano, yan dire-diretso na yan sa mga resorts. Tapos kakaliwa tayo dito. Alright. Okay, yan. Purok pag-asa, San Isidro. Ganda, ganda ng lugar yan, no? Alright. Nice place. Maluwag ang parking space, ha? Paano? Check natin kung open na sila. Nice, ha? Ang ganda pagkaka-landscape. Naka-reprap na yung gilid, oh. Tapos may alfresco dining dito. Alfresco dyan. Gusto nyo yung solo. Tingnan natin yung kanilang menu. Diba? Ang gusto nyo tignan natin yung menu nila kung anong meron. Pero masarap din mag-unwind dito, no? Tignan natin dito kay Mano kung anong meron dito. Diba? Meron pang dining area dito na suabe. You know. This is one of the places to dine in Kabanggan can offer. Magandang umaga po. Ano pong huli nyo? Atilapia.
Oo, pero pwede na, but sa walls, buti sa wala. Di ba? Tapos kakargahan nyo po ulit. Ayun, no, bagong karga po yan. Ano yan, a native? Hybrid. Bukas na po ba yung resto? Good morning. And you can pay in GCash as well, no? No, meron ditong tocino, beef tapa, corned beef, pangsilog. So, those are the prices. Sizzling tofu. Ano itong serving nyo? A la carte? A la carte? Alright. So, okay. So, ito po ang kanilang menu, no? Just pause nyo na lang para makita nyo yung mga price nila. Yan, back to back yan. Ayan, no? Okay. Pause nyo na lang, no? Para makita nyo yung kanilang mga presyo. And this is their indoor, air-conditioned, fully air-conditioned dining area. Maliit lang. Pero maluwag yung kanilang alfresco, no? Hanggang anong oras kayo dito, boss? 8 a.m. sir, and out po ng 10 p.m. 8 a.m. to 10 p.m. Alright. Taga Kabanggan ba may-ari nito? Hindi sir, QC po. Ha? Quezon City po. Taga Quezon City. O, kita nyo mga kabutsewals, di ba? Taga Quezon City nag-invest ng property dito. Sa looban pa to, ha? Hanggang saan ang property niya? Dulo lang. Dulo? Hanggang doon, tapos? Doon sir, end nung bakod. End nung bakod. Oo. Nabili niya to, lupa lang, no? Oo. O, di ba? Tapos, nandito yung kanilang powder room, comfort room. Okay, yan. Merong vanity mirror dito. Tapos, may dalawang elevated lavatory. At hand dryer. PWD for women, for gentlemen. Okay, yan. Very nice, very cozy place. Hindi siya, alam mo na, maluwag tignan, no? Kasi malalaki yung mga salamin. Okay, maganda yung pagkaka-set up. Alright, thank you. Ano itong in-order ko? Chicken penne pesto po. Chicken penne pesto. Maraming salamat, boss. Okay. Iuwi muna natin to, ang food, no? Sa aking Baby Max. So okay, mula dito sa 7-Eleven, ito yung munisipyo, no? Siyempre, meron din tayo mga lugar na kinakainan ng regular. Ito, isa sa mga paborito kong kainan, puntahan nito kapag ka nagmamadali. Order ka kagad ng mabilis na pagkain, ano? Te-take out mo kung ayaw mo mag-dine-in dito. Pero pwede ka rin mag-dine-in, park mo lang yung sasakyan mo dyan, somewhere dyan, ano? O kaya dito sa gilid. Yan, from Zambales, ha? From Manila ka. Tapat ng munisipyo. Ito. Dito ako madalas kumakain kapag nagmamadali ako. So, highly recommended ko po itong lugar na to sa Kabanggan. Yun po yung magandang may-ari. Alright, ito yung kanilang choices ng pagkain nila. 100 pesos a la carte. Tapos may budget meal sila, 60 to 80 pesos. Alright. So last stop over natin dito mga kabutsawals, no? Anong oras kayo nagbubukas ate? 6. Hi! Talagang mahilig kayo sa sex, ha? 6. Hanggang anong oras? 10. Hanggang 10. Okay. Yan. So yan, may lumpia sila dito. Bestseller, sisig, and papaitan. Yan. Alright. Okay. Yan. Yan. Si Ma'am Gletel. Nakalis na si Boss Leonard. Lonely ka na naman. Hindi naman. Alright. Sanay na.
sanay na. Okay. Hindi pala naka-record kanina. Ito isa sa mga regular na kinakainan ko po dito sa Kabanggan. So if you happen to be around Kabanggan, mga kabutsawals, no? Ito ang isa sa mga marerecommend ko na mabilis take out, dine in. Ito sa Venus Eatery. Venus Eatery pa rin ba pangalan niya? Ito. Ito yung ano, masipag na owner. Okay. Poging-pogi, nagpakalbo, lalong pumogi, no? Yan, specialty nila, no? Pero ang pinaka-paborito ko lahat sa lahat dito, ano pinaka-paborito ko sa inyo? Adobo. Adobo, yun. Tsaka sinigang na rin, masarap. Actually, masarap lahat yan. Okay? So, maraming salamat, boss. Okay, mga kabutsawals, galing tayo doon kanina, di ba, sa Emily's. Ang landmark, yung gasoline station doon, after ng munisipyo. Pag pumasok pa kayo dire-diretso dito, merong isang gym dito. In fact, isa to sa mga pinakamagandang gym sa Zambales, no? Yan. Kung gusto niyo mag-gym, anong oras kayo nagbubukas, boss? Alas 8 po. Alas 8 hanggang? Ay, no. Hanggang anong oras? 7 to 8 p.m. po. 7 a.m. to 8 p.m. Yes. Okay, gym ni Doc, fitness gym. Check natin. Okay, magandang parking space niyo, no? Meron din dito sa loob. Alright, tapos may water refilling station sila dito eh. So, sigurado kayong purified water ang inyong maiinom. Yan. Ito po yung gym. Diba? Kompleto. Okay. Maganda. Wala lang tao ngayon kasi tanghaling tapat po. Kompleto sila ng weights, kompleto ng bars, no? Kompleto ng equipment. Halos lahat ng kailangan nyo sa isang gym nandito na. Alright? Yan. Oh. So, mayroong dressing area dyan. May dressing area yata sila dyan somewhere, no? Ito yata. Hindi ako nagkakamali. Okay. So, yan. Salamin, ano? Buo lahat. Panoramic. Mirror. Yan. Kahit saan ka pumesto, mayroong salamin. Meron punching bag dito, isa to sa mga pinakapaborito kong laruin dito kapag nag-gym ako dito eh. Yun. Okay. Okay, nag-gym ka ba dito? Patingin ka ng muscle mo. Oh, sige. Patingin ng muscle mo. Pakita mo muscle mo. Pucho. Patingin nga. Okay ah, anako naman. Ha? Isa pang pose. Okay. Okay. Gym ni Doc. Alright, mga kabutsawals. Isa sa mga amenities ng bayan ng Kabanggan. Meron kaming oval. Yan. Rubberized yan. Okay. Tuwing hapon or tuwing umaga, pwede po kayo mag-jogging dito. Along the National Highway lang yan. Kung saan tayo galing kanina, di ba, doon sa Flippers Pizza. Sa tapat lang nun. Yan. Oval. Ayan, ang dami nag-jogging. Okay, mga kabutsawals, hanggang dito na lang ang ating video, no? Basa na ako ng pawis, oh. Nag-jogging din ako eh. Kasama ko yung wife ko at saka yung kid ko na 4-year-old. 4 years old, yun, si Max. Maraming maraming salamat sa panonood niyo, mga kabutsawals. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Marami pa akong pwedeng ipakita dito sa bayan ng Kabanggan, no? Some other videos na lang. Okay. Bye-bye.